Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 777, Ang Pintuan sa Empowerment. Juer, sa sandaling ito, narinig ang boses ng isang lalaki mula sa likuran ni Xingju. Paglingon niya ay nakita niya ang isang lalaking may maamong ngiti sa labi. Mamasa-masa ang kanyang mga mata at nakatayo sa pintuan ng kubo, nakatingin sa kanya. Ang bahagyang pagod na mukha, ang mabait at basang mga mata, hinding-hindi makakalimutan ni Xingju. Iyon ang kanyang ama, si Dugo Changi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju na namamaga ang kanyang ulo at bumagsak sa isang blankong estado. Maya-maya, unti-unti siyang naging matinok. Gayunpaman, sa oras na mabawi niya ang kanyang malay, ang kumikislap at translucent na luha ay naging sanhi ng kanyang paningin upang maging medyo malabo. Ilang taon na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Soul Source World mula sa Mortal World. Sa ilang taon na ito, nakaranas si Xingju ng hindi mabilang na paghihirap. Sobra na ang naranasan niya. May lungkot, saya, at halos ilang beses na siyang mawalan ng buhay. Isa lang ang gusto niya, at iyon ay ang mahanap ang kanyang ama, ibalik ang kanyang ama sa Mortal World, at muling makasama ang kanyang ina. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang ama, at ang kanyang ama ay nakatayo mismo sa kanyang harapan, buhay at maayos. Gaano man kalakas ang paghahangad ni Xingju, hindi niya makontrol ang kanyang emosyon at ang mainit na luhang umaagos mula sa kanyang mga mata. Juer, pasensya na, ako. Alam ko, ako. Hindi ako mabuting ama. Iniwan kita noong bata ka pa at hinayaan kang magdusa. Hindi mo natikman ang pagmamahal ng isang ama at ina. Nang dumating ako sa Soul Source World, noong nalaman kong nandito ka rin, noong nalaman kong nahirapan ka at dumaan sa maraming hirap para mahanap ako, pero pwede akong tumayo at sabihin sa iyo na ayos lang ako at hindi mo kailangang mag-alala. Maaari akong maglakad sa harap mo at samahan ka. Hindi kita hahayaang dumaan sa napakaraming bagay na mag-isa. Pero ako, ngunit ikaw ang aking ama. Walang makakapalit sa iyo. Ikaw lamang, Dugo Changi, ang ama na ipinagmamalaki kong si Xingju. Noong bata pa ako, pinasusuklaman ko kayo ng aking ina. Naiinis ako na wala ka sa tabi ko. Naiinis ako na iniwan mo ako. Naiinggit ako sa mga batang kasing edad ko na minamahal ng kanilang mga magulang. Ngunit noong lumaki ako, nang makuha ko ang Soul Devouring Order, napagtanto ko na hindi ako kailanman pinabayaan. Iniwan mo ako dahil gusto mong mamuhay ako ng mas magandang buhay. Nang matrigger ang hadlang ng Soul Devouring Order, nang ang kapangyarihang iyon ay pumatay sa Nine-Tailed Demon Fox, nang makita ko ang sulat na iniwan mo, sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang pag-ibig ng pamilya, kung ano ang pag-ibig ng ama, at ang iyong pagmamahal sa akin. Laging nasa tabi ko. Totoo na ako ay nagdusa ng husto at nakaranas ng maraming paghihirap, ngunit ito ay dahil sa mga ito na ako ay naging mas malakas at mas malakas kaysa sa iba. Huwag mo nang sabihin, Juwir. Binitawan na kita. Masyado akong nanlamig. Ang gusto ko lang ay lumakas ka, ang gusto ko lang ay matanggap mo ang mana ng taong iyon. Hinayaan kita. Magtiis ng mag-isa. Biglang ibinuka ni Dugo Changi ang kanyang mga braso at niyakap ng mahigpit si Xingju. Nagyakapan ng mag-ama. Ang kasalukuyang Xingju ay mas gwapo kaysa kay Dugo Changi. Mas matangkad pa siya kay Dugo Changi. Si Dugo Changi naman ay medyo payat. Gayunpaman, nang si Xingju ay nasa mga bisig ni Dugo Changi, sila ay mag-ama lamang. Si Xingduan at ang kanyang anak ay muling nagkita. Bagamat pangalawang beses pa lang silang opisyal na nagkita, likas na ang ugnayan ng mag-ama. Nagpalitan ang tingin sina Hanming at Zumi at tahimik na umalis sa kubo na gawa sa pawid. Matagal na nagchat sina Xingju at Dugo Changi. Ngunit kadalasan, nagtatanong lang siya tungkol sa mga karanasan ni Xingju sa mga nakaraang taon. Sa tuwing may binabanggit si Xingju na mapanganib, makikita sa mukha ni Dugo Changi ang pagsisisi sa sarili. Halata na si Dugo Changi ay nakaramdam pa rin ng matinding utang na loob kay Xingju. Gayunpaman, nalaman din ni Xingju mula kay Dugo Changi na si Hanzan ay pinatay ni Hanming noong sila ni Hanzan ay unang dumating sa mundong ito. Bago patayin si Hanzan, isang pangungusap lang ang sinabi ni Hanming. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit sinaktan mo ang tribo Manganggay ng Espiritu. Kung bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, pababayaan ko ang tribong Manganggay ng Espiritu. Si Hanzan ay pinatay, ngunit si Dugo Changi ay inalagaan ni Hanming. Nakuha niya ang pinakamahusay na mga kondisyon ng paglilinang sa mundong ito, na wala sa iba sa Soul Source World. Sa makatuwid, ang kanyang paglilinang ay bumuti ng husto. Inabot si Xingju ng 2 taon upang maging isang Azura Warrior mula sa isang Battle Sage, ngunit kinuha nito si Dugo Changi ng wala pang 1 taon. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang paglilinang ay hindi mabilis. Bagamat nakuha niya ang pinakamahusay na mga kondisyon ng paglilinang sa Soul Source World, isa pa rin siyang beginner level Azura Martial God. Hindi naging madali ang maging Azura Martial God mula sa isang Azura Warrior sa loob lamang ng 1 taon. Bukod kay Xingju, ang bilis ng cultivation ng kanyang ama ang pinaka nakakatakot sa Soul Source World. Nanatili doon sina Xingju at Zumi ng 1 araw. Bagamat 1 araw lang iyon, masaya at masayang panahon iyon para sa kanila. Kinilala ni Zumi si Dugo Changi bilang kanyang adoptive father. Bagamat alam nila na si Zumi ay may sikat na evil spirit body sa sanctuary, mahal na mahal pa rin siya nina Dugo Changi at Hanmi. Sa 1 araw na ito, hindi na kailangang mag-isip ng anuman si Xingju.
Maaari siyang manatili sa kanyang pinakamalapit na miyembro ng pamilya nang walang anumang pakiramdam ng panganib. Gayunpaman, habang tumatagal siya sa piling ng kanyang ama, lalo niyang namimiss ang kanyang ina, si Nandong Shuiyo, at ang kanyang asawang si Li Xiaohan. Napakalakas ng kanyang pagnanais na makasama muli ang kanyang pamilya. Ang pagbabalik sa Mortal Realm ang pinakagustong gawin ni Xingju. Sa wakas, dinala niya ito kay Hanming. Ito ay dahil hindi lamang nakuha ni Hanming ang kapangyarihang iniwan ng tribo ng Espiritong Mangen, ngunit nakakuha din siya ng ilang mga diskarte mula sa ibang mga angkan. Pagkatapos ng libu-libong taon ng paglilinang, siya ay naging isang Azura General. Ang isang Azura Warrior General ay isang napakalakas na pag-iral kahit sa Sacred Region. Gaano man kalakas ang isang angkan, hindi nila mamaliitin ang isang Azura Warrior General. Sa makatuwid, naramdaman ni Xingju na sa kasalukuyang lakas ni Hanming, maaring mayroon siyang paraan upang makabalik sa Mortal Realm. Xingju, ang Mortal Realm ay ang hangganan ng Azura Realm. Ito ay isang hadlang na naghihiwalay sa Underworld. Halos imposibleng makapasok doon. Minsan kung sinubukang pumasok sa Mortal Realm, ngunit hindi ako makalapit dito, lalo pat masira ang hadlang. Nagbigay ng sagot si Hanming na nagpalungkot kay Xingju. Paano ito nangyari? Ngunit, si Fairy Ying ay malinaw na nasa Mortal Realm. Paano niya ito nagawa? Oh, siya ba ay isang taong ipinatapon din? Bagamat hindi nawala ng pag-asa si Xingju, napuno siya ng walang katapusang pagkabigo. Namiss niya ang kanyang ina, ang kanyang asawa, at ang kanyang mga kaibigan na dumaan sa hirap at ginhawa kasama niya. Sa Azura Realm, ang pagkakaiba ng bawat level ay parang langit at lupa. Lalo na kapag naging Azura General, ang isang tao ay maaaring gumamit ng isang sagradong kasangkapan na nagtataglay ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa isang sagradong kasangkapan, masisira ng isang tao ang isang mundo na kasing laki ng Origin of Souls. Marahil sa oras na iyon, maaari itong makalapit sa Mortal Realm at makapasok. Inaliw ni Hanming si Xingju. Ayaw niyang mawala ng pag-asa si Xingju. Isang sagradong kasangkapan. Nang malaman niya na ang pagkuha ng isang sagradong kasangkapan ay maaaring magpapahintulot sa kanya na makapasok sa sanctuary, naisip ni Xingju si Shaolian, na nagtatago sa kanyang Spirit Eater Order. Nagkaroon siya ng ideya. Hayaang tulungan ni Shaolian si Hanming na pinuhi ng isang sagradong kasangkapan. Sa oras na iyon, maaaring makabalik siya sa Mortal Realm. Isang sagradong kasangkapan. Guro, saan mo narinig ang tungkol sa mga sagradong kagamitan? Hindi mo na magagamit ang mga ito. Sa iyong kasalukuyang lakas, maaari ka lamang gumamit ng mga mataas na uri ng kagalang-galang na mga kagamitan. Ni hindi mo magagamit ang pinakamataas na antas na kagalang-galang. Mga gamit. Sa Spirit Eater Ancient Tomb, ang kaibig-ibig na si Shaolian ay nabigla. Nagulat siya na alam ni Xingju ang tungkol sa mga sagradong kasangkapan. Sa lohikal na salita, hindi dapat alam ng mga tao dito ang mga sagradong kasangkapan. Hindi ito para sa akin, ngunit kailangan ko ito. Mayroon ka bang paraan upang pinuhin ng isang sagradong kasangkapan? Nag-aalalang tanong ni Xingju. Guro, maaari kong pinuhin ng isang sagradong kasangkapan. Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Xingju, tumango si Shaolian. Gayunpaman, si Shaolian ay nagbigay kay Xingju ng isang desperadong sagot. Ang mga materyales upang pinuhin ng isang sagradong kasangkapan ay lubhang mahirap hanapin. Bukod dito, kahit na ang Azura Generals ay maaari nang gumamit ng sacred artifacts, ang Azura Workings lang ang makakalikha ng mga ito. Kaya, ang mga sacred artifact ay napakabihirang. Kahit para sa Azura Workings, ang pagkuha ng sacred artifact ay isang labis na pag-asa. Pagkatapos noon, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Gayunpaman, labis siyang nadismaya. Namiss niya talaga ang mga tao sa Sky Martial Continent. Hanggang sa nakita ni Hanming ang mga iniisip ni Xingju at pinaalalahanan si Xingju na sa wakas ay natauhan si Xingju. Sinabi ni Hanming, Xingju, huwag na nating pag-usapan ang katotohanan na ang pagpasok sa mortal na mundo ay ipinagbabawal ng mga Diyos. Ang pagpasok mo sa mortal na mundo nang walang pahintulot ay magagalit sa mga Diyos. Sa hitsura pa lamang nito, hindi ka makapasok sa mortal na mundo. Dala mo ang pag-asa ng iyong mga ninuno at ang pag-asa ng banal na kasangkapan. Marami ka pang dapat gawin, ngunit ito ay lubhang mapanganib. Kaya, pinakaligtas para sa iyong mga mahal sa buhay na manatili sa mortal na mundo. Kung hindi, kapag nabigo ka, hindi lang ikaw ang maghahirap. Lahat ng tumulong sa iyo ay mamamatay dahil sa iyo. Sinabi na ni Xingju kina Hanming at Dugo Changi ang katotohanan ng nangyari 10,000 taon na ang nakalilipas at kung ano ang sinabi sa kanya ng Divine Toll. Kaya, mula sa pananaw ni Hanming, ang kailangan gawin ngayon ni Xingju ay hindi isipin kung paano babalik sa mortal na mundo, ngunit upang tapusin ang gawain na hindi nagawa ng mga ninuno. Mula sa araw na iyon, nagsimulang talakayin ni Xingju ang kanyang mga plano sa hinaharap kasama sina Hanming at Dugo Changi. Nadama nilang lahat na hindi dapat manatili si Xingju sa Fallen Goose Valley para mamatay sa pag-iisa. Dapat siyang lumabas at tuklasin ang mundo. Dahil si Xingju ay ibang-iba na kay Hanming at Dugo Changi. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol kay Dugo Changi. Kahit na nakuha ni Hanming ang natitirang kapangyarihan ng Spirit Eater Clan, ito ay isang nalalabi lamang.
Ngunit hindi lamang nakuha ni Xingzhu ang pinaka-perpektong pamana ng bloodline, nakuha rin niya ang buong kapangyarihan ng isang hindi kumpletong divine tool. Ang kanyang potensyal ay masasabing walang limitasyon. At sa potensyal ni Xingzhu, kung nanatili siya rito, maaaring napakabilis ng kanyang pag-unlad. Ngunit pagkatapos ng lahat, may limitasyon. Tanging sa kapigatian ng buhay at kamatayan, mapapasigla ang kanyang potensyal. Katulad ng kanyang ama, si Dugu Changyi, na halos pumasok sa Soul Source World kasabay ni Xingzhu at nakakuha ng pinakamahusay na cultivation condition sa Soul Source World. Ngunit ngayon, ang kanyang paglilinang ay hindi kasing husay ni Xingzhu. Bukod dito, ang mga kondisyon ng paglilinang na maibibigay ni Hanming ay masasabi lamang na ang pinakamahusay sa Soul Source World. Kung ikukumpara sa mga nangungunang angkan na iyon, kumpara sa mga malalakas na puwersang iyon, masasabing hindi ito dapat banggitin. Sa makatuwid, ang pag-alis sa Soul Source World ay kinakailangan. Xingzhu, sumama ka sa akin. Saan? Bubuksan kita ng gate na maaaring makapagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 768, True Source of Soul. Sa pangunguna ni Hanming, dumating si Xingzhu bago ang misteryosong black hole na tumatawag sa kanya sa buong panahon. Dito. Senior Hanming, alam mo ba kung ano ang nasa loob? Medyo nagulat si Xingzhu. Noon, pinasok niya ang black hole gamit ang kanyang clone, ngunit pinatay ito ng isang misteryosong organismo. Kaya, alam niya na mayroong isang napaka nakakatakot na pag-iral sa loob. Hindi ako maglakas loob na maging tiyak. Ito ay isang hula lamang. Gayunpaman, sigurado ako naramdaman mo na ang kakaibang pagpapatawag ng Soul Devourers. Kung hindi, hindi ka na sana pumasok kasama ang clone mo noong araw na iyon. Senior, nakapasok at na-explore mo na ba ito dati? Of course. Sa pinakamalalim na bahagi ng black hole ay may gate. Hindi ito spirit formation gate. Sa halip, isa itong gate na mabubuksan lang gamit ang bloodline key. Tinangka naming buksan ito ng iyong ama noon. Gayunpaman, hindi namin magawa. Gayunpaman, pareho naming nararamdaman na sa likod ng gate ay ang kapangyarihang naiwan ng Soul Devourer Clan. Ito ay isang kayamanan na iniwan ng kanilang mga angkan dahil lamang makikita ng Soul Devourer Clan ang black hole na ito. Ang Soul Devourer Clan lang ang makakakita nito. Hindi ito nakikita ni Sister Zhu. Nagulat na naman si Xingzhu. Bagamat ilang araw na ang nakalipas mula noong dumating siya, dahil sa takot niya sa black hole, hindi pa nakarating si Xingzhu dito. Dahil hindi pa ito nabanggit ni Hanming, hindi pa siya nagtanong tungkol sa black hole, at hindi rin siya pumunta rito kasama si Sister Zhu. Kung hindi ito binanggit ni Hanming, hindi niya malalaman na ang black hole ay makikita lamang ng mga miyembro ng Soul Devourer Clan. Tama, Xingzhu. Maliban sa mga miyembro ng Soul Devourer Clan, walang ibang nakakakita sa black hole na ito. Higit pa rito, ang spirit formation sa itaas ng black hole ay hindi ko itinayo. Sa halip, ito ay nilikha mismo. Kaya, kahit na hindi ka nag-set up ng isang spirit formation noong umalis ka, isang spirit formation ang lalabas sa itaas mismo ng black hole. Binigyan ni Hanming si Xingzhu ng nakakagulat na sagot. Lalong natulala si Xingzhu. Hindi na kailangang mabigla. Si Ancestor Han Wuji ay lubhang makapangyarihan noon. Siya ay isang tao na maaaring lumaban sa mga Diyos. Sino sa buong sacred region ang maihahambing sa kanya? Kaya, ang mga pamamaraang ito ay wala sa kanya. Sundan mo ako at tingnan mo. Nang makita ang nagtatakang tingin ni Xingzhu, hindi nagulat si Hanming. Sa halip, bahagya siyang umiti, at sa pag-iisip, madali niyang nabasag ang spirit formation na tumatakip sa black hole. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Xingzhu ang paglalabo sa harap ng kanyang mga mata. Isang malakas at tila hindi nababasag na energy barrier ang bumalat na sa kanya. Pagkatapos, isang kakaibang liwanag ang damaloy at ang liwanag na kalasag ay lumipad. Sinundan ng pagpapatupad ng parusa si Hanming sa napakaitim, walang kalalimang black hole. Sa loob ng black hole, hindi ito makita ng mata. Tanging ang espesyal na pamamaraan ni Hanming ang makapagbibigay liwanag sa lahat sa loob ng 1,000 metro. Sa ilalim ng takip ng liwanag, malabo na nakikita ni Xingzhu na ang malawak na black hole ay napapalibutan ng mga kakaibang rune. Gayunpaman, dahil masyadong mabilis ang bilis ni Hanming, hindi niya makita kung ano iyon. Bagamat ipinasok ito ni Xingzhu gamit ang kanyang soul avatar, isa lamang itong avatar. Wala itong anumang pandama. Sa pagpasok lamang gamit ang kanyang tunay na katawan ay maramdaman ni Xingzhu na iba ang black hole. Kahit na ang avatar ni Xingzhu ay pumasok sa lugar na ito dati, ang isang avatar ay isa lamang avatar. Wala itong anumang sense of judgment. Kapag nakapasok na ang pangunahing katawan ni Xingzhu sa kanya mararamdaman kung gaano kaiba ang black hole na ito. Roar! Hindi nagtagal pagkapasok, umalangaw ang isang malungkot na alulong. Malalim na naalala ni Xingzhu ang boses na ito. Ito ay ang misteryosong nilalang na Samire sa kanyang soul avatar sa pamamagitan ng kanyang alulong. Sa sandaling iyon, kitang-kita ni Xingzhu ang mga alon ng enerhiya na papunta sa kanya. Napakabilis nila, at ang lakas ng enerhiya ay nagpabuntong hininga kay Xingzhu. Isa itong soundwave battle technique na nalampasan ang atake ng Azura Battle Spirit. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Xingzhu kung bakit ang kanyang soul avatar ay madaling namatay sa ilalim ng soundwave na ito. Masyadong nakakatakot ang enerhiya.
Hindi pa banggitin, kahit ang Azura Battle Spirit ay hindi makakaligtas sa ilalim ng sound wave na ito. Emph. Gayunpaman, hindi inilagay ni Hanming ang ganitong uri ng pag-atake sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang pag-akay kay Xingju papasok sa black hole. Ang pag-atake na nalampasan ng Azura Battle Spirit ay lumampas lamang sa kanilang dalawa. Kahit na tumama ito sa light barrier sa harap ni Xingju, ito ay parang isang mahinang simoy ng hangin na dumaan sa isang pader na bakal. Walang kapangyarihang magsalita. Boom! Habang lumalalim sila, hindi nagtagal ay lumitaw ang misteryosong nilalang sa harap ni Xingju. Wala pang 10 metro ang haba nito, at nababalot ng itim na apoy ang katawan nito. Mukha itong tigre, lobo, leopardo, at leon. Imposibleng makilala ang anyo nito. Isang pares ng walang laman na mga mata na naglalabas ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Para itong ipinanganak para pumatay. Ang lakas ng misteryosong nilalang na ito ay nalampasan na ang Azura Battle Spirit. Kung tama ang paghatol ni Xingju, ang lakas ng halimaw na ito ay dapat na umabot sa antas ng Azura Battle Spirit. Ang dayong makapangyarihang nilalang ay sapat na upang bigyan ng sakit ng ulo si Xingju. Gayunpaman, hindi lang isa ang lumitaw sa harap ni Xingju, kundi daan-daan sa kanila. Para silang tuko na siksikan sa paligid ng malawak na black hole. Nang ang hindi mabilang na malamig na mga mata ay nakatoon sa kanya, naging manhid ang anit ni Xingju. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at kahit is buzz na parang naramdaman ng pagbabago sa emosyon ni Xingju, ikan-away ni Hanming ang kanyang manggas, at isa pang layer ng energy light barrier ang idinagdag sa enerhiya ni Xingju. Sa sandaling ito, nawala ang hindi mapakali na pakiramdam. Pwede ba, inaatake ako ng mga halimaw na ito? Matapos mawala ang nakalulungkot na pakiramdam, napagtanto ni Xingju na maaaring hindi niya sinasadyang napigilan ng panggigipit ng mga halimaw na ito. Swish! 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 Nang makita nilang dalawa na nakayanan ang kanilang pressure, hindi na nagtagal pa ang mga misteryosong nilalang. Sa isang iglap, ilang itim na anino ang bumaril tulad ng mga araw mula sa isang busog, tulad ng mga itim na kidlat na nagpapaputok na bituin na pumuno sa kalangitan. Sila ay naging hindi mabilang na mga itim na linya na tumatakip sa langit at lupa habang sila ay nagdiin. Umalangaw sa kanyang mga tainga ang nakakatang na mga dagandong, at malakas na enerhiya ang damaykit sa kanyang dibdib. Sa pagharap sa gayong pag-atake, muling napagtanto ni Xingju kung gaano siya kaina. Pahinga. Ngunit sa sandaling ito, gumawa si Hanming ng kanyang hakbang. Siya ay sumuntok, at ang dark purple na Azura Power ay lumabas mula sa invisible space na parang talon na umaagos ng pabaligtad. Ang Azura Power ay parang baha, at sa isang kisap mata, napuno nito ang maringgal na black hole. Ang mga madilim na lilang alon ay humahampas sa lahat ng direksyon, na nagdulot ng mga pagsabog ng mga dumadagandong na tunog. Ang malupit na mga alon ng enerhiya ay nagdudulot ng kalituhan, na nilalamon ang lahat ng nasa harapan nila. Nang mawala ang baha, tuluyan na rin nawala ang aura ng mga halimaw. Daanda ang mga Azura Battle Spirit level monsters, mga exists na ganap na mas mataas sa Azura Battle Spirit level, ay madaling nabura ng isang casual na suntok mula kay Hanming. Napakalakas. May mga destructive energy fluctuations na sa isang wave lang ng kamay niya. Nakabuka ang bibig ni Xingju, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Ang lakas ng isang Azura General ay talagang pambihira. Sa ganoong distansya, kasama ang kaluluwa ni Xingju, malinaw niyang nararamdaman ang kapangyarihang nakapaloob sa baha na nabuo ng Azura Power. Nasa kakaibang black hole din ang suntok na iyon. Kung ito ay nasa labas ng mundo, talagang nagdududa si Xingju kung ang suntok na iyon ay pumutok sa isang butas sa kalangitan. Habang si Xingju ay nabigla, hindi tumigil si Hanming. Sa halip, patuloy niyang pinangunahan si Xingju papasok sa black hole. At habang lumalalim sila, mas namangha si Xingju sa hindi maarok na lalim ng black hole. Sa bilis ni Hanming, nakakagala na siya sa sacred region. Kahit na hindi niya talaga kayang maglibot sa malawak na sacred region, nakakalipad na siya mula sa isang mundo patungo sa isa paggamit ang sarili niyang lakas. Sa kasalukuyang lakas ni Xingju, maaaring kailanganin niyang lumipad ng 12 dosenang taon upang maabot ang ganoong distansya. Ngunit kasama si Hanming, kailangan lang niya ng ilang buwan. Mula dito, makikita ng isa ang malaking pagkakaiba sa bilis ng dalawa. Gayunpaman, kahit na sa kakilakilabot na bilis ni Hanming, hindi pa rin niya maabot ang ilalim pagkatapos pumasok sa black hole sa loob ng 6 oras. Makikita kung gaano hindi maarok ang black hole na ito. Xingju, huwag mong maliitin ang Soul Source World. Ito ang pinagmulan ng mundo ng aking Soul Eater Race. Ang lugar nito ay hindi kasing liit nang nakikita sa ibabaw. Illusion. Ang alamat ay nagsasabi na ang tunay na lugar ng Soul Source World ay itinuturing na pinakamataas sa buong Sacred Region. Isa ito sa pinakamalawak na mundo sa Sacred Region. Gayunpaman, ang tunay na Soul Source ay nasa ibang antas. Tila naramdaman ni Hanming ang pagkabigla ni Xingju, kaya nagpaliwanag siya. Ibang antas. Lalong naguluhan si Xingju. Sa madaling salita, may dalawang panig ang Soul Source World. Ang totoong mundo na umiiral ngayon ay isang maliit na sulok lamang ng iceberg ng Soul Source World. Ang kabilang panig ay ang lupain kung saan nakatira ang Soul Eater Race. Sinasabi ng alamat na ito ay napakalawak at walang hangganan.
Gayunpaman, pagkatapos masilang Ancestor Hanwuji at ang Soul Eater Race ay ipinatapon, nawala ang tunay na Soul Source World. Gayunpaman, pakiramdam ko ang black hole na ito ang daanan patungo sa totoong Soul Source World. Kaya naman sigurado ako na hanggat bubuksan natin ang pintong iyon, makukuha natin ang kapangyarihang naiwan ng Soul Eater Race. Gaano kalakas ang Soul Eater Race noong nakaraan? Sila ang hari ng milyon-milyong lahi sa Sacred Region. Kung ang lupain na tinitirhan ng Soul Eater Race ay mapangalagaan, ito ay magiging isang hindi masusukat na kayamanan. Ang mga mata ni Hanming ay nag-aapoy sa pagsinta habang nagsasalita siya. Puno ng pananabik ang mukha niya. Hindi lang siya. Si Xingju ay ganoon din. Bagamat isa lamang itong alamat sa mata ng mga tagalabas, bilang miyembro ng Soul Eater Race, naramdaman niyang totoo ang lahat ng malaman niyang Celia Do na talaga ang kanyang ninunok. Gayunpaman, hindi lang inaabangan ni Xingju ang mga kayamanang naiwan ng kanyang ninunok. Gusto niyang makita ang kaluwalhatiang naiwan ng Soul Eater Race. Marahil, ito ang gininto ang edad na hindi maaaring makamit ng anumang lahi sa sagradong rehiyon. Tumipad sila ng 6 na oras at nakatagpo ng hindi mabilang na itim na apoy na halimaw sa daan. Gayunpaman, hindi sila nagbigay ng banta kay Hanming. Pagkalipas ng 6 na oras, sa wakas ay dumating sina Xingju at Hanming sa dulo ng black hole. Ito ang pinto na binanggit ni Hanming. Imposibleng kalkulahin kung gaano kalaki ang pintong ito. Sa halip na sabihin na ito ay isang pinto, mas mabuting sabihin na ito ang simula ng ibang mundo dahil ito ay parang mundo. Nakatayo sa harap ng pintong ito, sina Xingju at Hanming ay parang isang maliit na linggo sa harap ng isang maringgal na palasyo. Hindi sila may kukumpara sa lahat. May 2 pinto. Nang pinagsama ang 2 pinto, nabuo ang isang bilog. Ang pinto ay tila gawa sa bakal at bakal, ngunit ito ay ganap na hindi nasisira at hindi nababasag. Mayroong hindi mabilang na mga pattern na nakaukit sa pinto. Ito ay isang kumpletong mapa ng bituin. Gayunpaman, ang pangalan ng sagradong rehiyon ay hindi nakasulat dito. Ang mapa ng bituin ay malinaw na inukit, ngunit sa ilalim ng pag-iilaw ng liwanag, ang mga bituin at ang mundo ay tila totoo. Sila ay parang buhay at nagninangning sa isang kumikislap na liwanag. Xingju, pumunta at subukan ito. Si Hanming ay sinenyasan si Xingju na buksan ang pinto. Ko, tumango si Xingju. Bakas sa kanyang mukha ang kasabikan kung gaano siya kasabik na kumilos. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 799, ang bombero ng Panginoon. Sa isang talon, dumating si Xingju sa gitna ng malawak na tarangkahan. May nakausli na kalahating bilog na may nakasulat na salitang bloodline sa mga sinaunang karakter. Bagamat hindi siya pinaalalahanan ni Hanming, alam ni Xingju na ito ang lugar para buksan ang gate. Dahil hindi pa niya ito nahawakan, ang kaluluwa sa katawan ni Xingju ay kumikilos at tumatalon ng hindi mapakali, na parang gusto nitong sumugod. Pa! Isang malinaw na tunog ang umalangaw. Ang palad ni Xingju ay mahigpit na nakadikit sa nakausli na kalahating bilog. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Hanming ay nakatutok kay Xingju, pati na rin ang 2 gate na tila nagsanib sa isa. Ang sobrang dalubhasa ng Azura Warrior level na ito ay hindi napigilan ang paghinga, naghihintay sa kapanapanabak na sandali na dumating. Hum! Biglang lumiit pabalik sa gate ang kalahating bilog na nahawakan ni Xingju. Kasabay nito, isang hibla ng nakakasilaw na liwanag ang bumalat kay Xingju. Masyadong nakakasilaw ang liwanag, napakasilaw kaya hindi naglakas loob si Xingju na tingnan ito. Dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tinakpan ito ng kanyang manggas. Whoosh! Nang makitang hindi makayanan ni Xingju ang liwanag, dali-dali siyang tinawag ni Hanming sa kanyang tabi. Matapos umatras sa isang tiyak na distansya, muling tumingin sa gate si Xingju, at ang labis na kaligayahan ay bumalat sa kanyang mukha. Isang tuwid na lapis na liwanag ang namumukadkad mula sa malawak na tarangkahan. Ang puting liwanag ay nakasisilaw at nagnangning. Lumaki ito ng lumawak, ngunit lumalabo at lumalabo rin ang liwanag. Napakalakas ng spirit formation. Sa pagtingin sa kakaibang liwanag, naramdaman na ni Xingju na ang nakasisilaw na liwanag sa kanyang harapan ay hindi tunay na sikat ng araw, ngunit ang spirit formation na nagbuklod sa gate. Kahit na ang gate ay binuksan ni Xingju, ang spirit formation ay hindi nawasak. Ang liwanag ay kumakatawan sa enerhiya ng spirit formation. Ang dahilan kung bakit ito lumalabo ay dahil ang spirit formation ay nagtatago sa gate. Malamang, hanggat sarado muli ang gate, muling lalabas ang enerhiya, nagagawing hindi masira ang gate. Tanging ang bloodline ng Spirit Devouring Clan ang makakapagbukas nito. Boom boom boom. Kapag ang ilaw ay ganap na nawala, ang Star River Diagram ay nagsimulang umikot. Para bang isang malawak na kalawakan ang umiikot sa kalangitan. Ito ay lubhang napakarilag. Ang mga dagandong na nakakatusok sa tainga ay patuloy na dumaraan sa mga tainga nina Xingju at Jian Xiaotian. Para silang mga shooting star na sumasayaw sa langit, parang ungol ng unos, nakakabigla sa paningin at pandinig nina Xingju at Jian Xiaotian, na umaakit sa kanilang atensyon. Habang umiikot ang diagram ng kalawakan, bumukas din ang hindi mababasag na gate. Habang umaalingaw-ngaw ang mga dagandong, isang bitak ang lumitaw sa kanilang mga mata. Mahusay, ang galing. Xingju, nagawa mo, nagawa mo. Sa harap ng sitwasyong ito, si Hanming, na medyo kalmado, ang unang tumalon sa labis na kaligayahan.
Bilang isang taong nabuhay ng libu-libong taon, talagang sumasayaw siya nang may kagalakan sa sandaling ito. Makikita kung gaano siya kasabik. Si Xing Ju ay higit pa. Ang gwapo niyang mukha ay nakangiti ng matangkad, at ang kanyang nag-aapoy na mga mata ay nakatutok sa nakabukas na bahagi, na parabang hindi na siya makapaghintay na makita ang buong bagong mundo. Buzz. Senior Hanmin, masama ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Xing Ju ay lubos na nagbago. Sa kanyang matalas na kaluluwa, naramdaman niya ang isang malakas na aura na lumalabas patungo sa kanila mula sa kabilang bahagi ng gate. Ang kapangyarihan ay masyadong malakas, at ito ay talagang isang Azure General na hindi mas mahina kaysa kay Hanmin. Swish. Kahit na ang kaluluwa ni Hanmin ay hindi kasing lakas ni Xing Ju, ang kanyang kabuuang lakas ay mas malakas pa rin. Halos sa sandaling napagtanto ni Xing Ju na may mali, nag-react si Hanmin at umatras na ng ilang libong metro ang layo kasama si Xing Ju. Sa sandaling ito, sina Xing Ju at Jian Shaotian ay nakatingin sa gate. Ang tarangkahan ay nabuksan lamang ng halos 20 metro, at ang ganoong distansya ay katumbas ng isang maliit na bitak sa malawak na tarangkahan. Sa likod ng bitak na iyon ay walang katapusang kadiliman, at ang mapanganib na aura ay sumisikat sa kadiliman. Papalapit ito ng papalapit, at naging abnormal na ang lamig ng espasyo. Naririnig nila ang sipol ng hangin, na umaalingaw-ngaw, at ito ay lubhang nakakatakot. Mga lumalabag, mamatay. Sa wakas, isang boses na kasing lamig ng Diyos ng kamatayan ang nakarating sa tainga nina Xing Ju at Jian Shaotian. Kasabay nito, isang matangkad na figure ang tumayo sa kanilang harapan. Mukha itong tao, pero parang halimaw din. Isa itong humanoid na halimaw na may tumataas na madilim na itim na apoy. Katulad ito ng misteryosong nilalang noon, ngunit ang pinagkaiba lang ay mas kamukha ito ng tao. Ang itim na nagninangas na taong ito ay hindi bababa sa 10 metro ang taas, at ang katawan nito ay napakatibay. Hawak nito ang isang solidong itim na sibat sa kanyang kamay, na talagang isang upper grade honorable weapon. Nakasuot ito ng pitch black scale armor, na isa ring upper grade honorable weapon. Gayunpaman, ang higit na nakaakit kay Xing Ju ay ang sinaunang salita sa dibdib ng baluti. Bing! Galing ka sa Spirit Eater Race. Ang mahiwagang pag-iral na ito, na ang lakas ay nasa antas din ng Azure General, ang unang nagpalaki kina Xing Ju at Hanmin, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono. Bagamat hindi ito mamamatay tao gaya ng dati, malamig pa rin ito at walang emosyon. Talagang galing kami sa Spirit Eater Race. Maaari ko bang itanong, sa likod ng pintong ito, ang tirahan ng mga ninuno ng Spirit Eater Race? Magalang na itinago ni Hanmin ang kanyang mga kamay sa nagninangas na tao. Damang-daman niya ang sinaunang aura mula sa nag-aalab na tao, at alam niyang mas matanda pa sa kanya ang nagninangas na tao. Ito ay malamang na isang tagapag-alaga na naiwan ng mga ninuno ng Spirit Eater Race. Ito ay hindi isang lugar na maaari mong puntahan. Scram, at huwag guluhin ang aming kapayapaan. Gayunpaman, sa pagtataka ni na Xing Ju at Jian Shaotian, biglang tumalikod ang tao at papasok na sana sa pinto nang magsalita siya, nag-iwan ng napakasakit na pangungusap. Anong ibig mong sabihin dito? Ang kapangyarihan sa iyong katawan ay malinaw na nagmumula sa Spirit Eater Race. Ganito ba ang pakikitungo mo sa amo na lumikas iyo? Nang makita ito, lumakad ng ilang hakbang si Xing Ju at nagtanong ng malakas. Hindi niya matukoy ang misteryosong nilalang sa labas, ngunit ang makapangyarihang nagninangas na tao sa kanyang harapan ay may malakas na aura ng Spirit Eater Race. Sinabi nito kay Xing Ju na malamang na ito ay isang espesyal na papay na nilikha ng Spirit Eater Race. Ignoranteng brat, sa mahina mong lakas, gusto mong tawagin ka naming master. Scram, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Ang mga salita ni Xing Ju ay halatang nagalit sa tao. Nang muli siyang tumalikod, isang marilag na panggigipit ang idiniin kay Xing Ju. Nang makita ito, nagmamadaling hamarang si Hanmin sa harap ni Xing Ju. Gayunpaman, ang agwat ay masyadong malaki. Napilitan pa rin umatras ng ilang hakbang si Xing Ju dahil sa pressure bago niya mapigilan ang sarili. Xing Ju, sigurado ka bang nilikha siya ng Spirit Eater Race? Tumingon si Hanmin at nagtanong. Ang dahilan kung bakit niya ito naitanong ay dahil hindi niya matukoy ang aura ng naglalagablab na tao gamit ang kanyang soul power. Hindi niya matiyak kung ang naglalagablab na tao sa kanyang harapan ay nilikha ng Spirit Eater Race. Oo. Tinanggo ni Xing Ju ang kanyang ulo nang may malaking katiyakan. Hindi siya maaaring magkamali tungkol sa soul aura ng Spirit Eater Race. Bagamat napakalinis ng aura ng naglalagablab na tao, nangangahulugan ito na siya ay nilikha ng isang ninuno ng Spirit Eater Race. Umatras ka, hayaan mo akong turuan ng leksyon ng bastos na ito. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Hanmin. Ang katawan ni Xing Ju ay muling binalot ng malakas na light barrier. Nang makita ito, sinimula ni Xing Ju na bawiin ang liwanag na hadlang sa kanyang mga iniisip. Alam niyang galit na galit si Senior Hanmin. Kahit sino ay magagalit kapag ang isang alipin ay walang galang sa kanilang Panginoon. Huhuhu! Nang umalis si Xing Ju, agad na nawala si Hanmin. Sa isang iglap, isang tunog na parang tsunami at kulog ang umalangaw sa hangin, na humanig sa eardrums ni Xing Ju. Nang muling lumitaw si Hanmin, nasa harap na siya ng nagninangas na tao. Hawak ni Hanmin ang isang malaking talon sa kanyang kamay. Kulay sa talon.
Ang hilt ay parang pabago-bagong alon, habang ang talim ay parang umaagos na kidlat. Ang nakakatalim na tsunami at kulog ay nagmula sa talim na iyo. Isa rin itong high-rank honorable artifact. Clang! Inilipat ni Hanming ang talim. Isang asol na gasoklay ang gumuhit sa kalangitan at bumagsak. Gayunpaman, naharang ito ng sibat sa kamay ng nagninangas na tao. Sa isang iglap, ang itim na apoy at asol na kidlat ay nagsanib sa isang bola. Parehong si Hanming at ang nag-aalab na tao ay nababalot ng nakakatakot na enerhiyang alon. Kahit na ang enerhiya na ginawa ng dalawang high-rank honorable artifact ay nakakatakot, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa dalawang Azura Warriors. Maaari nilang ganap na ipagtanggol ito. Gayunpaman, si Xingju, na nagtatago sa malayo, ay natatakot pa rin. Natuklasan niya na ang lakas ng high-rank honorable artifacts ay ganap na naiiba sa mga kamay ng Azura Warriors. Naiinggit siya nito. Swish! Isang itim na gasoklay ang dumaan, hiniwa ang enerhiyang alon. Gayunpaman, nang muling magsagupaan ang dalawa, isang mas nakakatakot na energy ripple ang nabuo. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay nakaapekto sa nakapaligid na Azura Force. Bagamat hindi bahagi ng labanan si Xingju, hindi siya nakaligtas sa panghihimasok ng dalawa. Nang walang ibang pagpipilian, si Xingju ay maaari lamang magpatuloy sa pag-atres. Labis ang kanyang takot na baka madala siya sa matinding labanan ng dalawa. Talagang pambihira ang Azura Warriors. Si Xingju ay umatras na sa isang madilim na sulok ng black hole. Gayunpaman, ang labanan sa pagitan ng dalawa ay nilamon pa rin ng apoy. Kaya naman, sa kabila ng distansya at ang itim na butas, kitang-kita pa rin ni Xingju ang labanan ng dalawa. Sa mga tuntunin ng paglilinang, ang dalawa ay magkatugma. Gayunpaman, mas malakas si Hanming sa mga tuntunin ng lakas. Ilang sandali lang ang lumipas bago ang nag-aalab na tao ay nagpakita ng mga senyales na hindi na makahawak. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Xingju, na matamang nanunood, ay nagbago ng malaki. Nararamdaman niya ang isang mas maringgal na kapangyarihan na mabilis na lumalapit mula sa siwang ng pinto. Senior Hanming, umatras. Napagtantong may mali, sumigaw si Xingju ng malakas. Sa totoo lang, matagal nang naramdaman ni Hanming na may mali. Gayunpaman, siya ay nakulong ng nagninangas na tao at hindi na makatakas. Swish, swish, swish. Pagkatapos, ang daan-daang itim na apoy ay sumabog at nilamon si Hanming sa isang kisap mata. Kung tungkol sa apoy, lahat sila ay nakasuot ng itim na baluti na may salitang bing sa kanilang mga kamay at may hawak na itim na nagninangas na sibat. Lahat sila ay nakakatakot na mga tao tulad ng nag-aalab na tao noong una. Nako, bakit ang dami nila? Nang makitang nakulong si Hanming, mas nabalisa si Xingju. Bigla siyang nakaramdam ng problema. Marami pa sigurong ekspertong katulad niya sa pinto. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 800, Soul Soldier, Soul General. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay labis na natuwa si Xingju na ang gayong lakas ng labanan ay naiwan ng Spirit Eater Race. Gayunpaman, nang hindi na nakilala ng ganoong lakas ng labanan ang Spirit Eater Race bilang Panginoon nito, natural na nakaramdam ng pananakit ng ulo si Xingju. Ha, mabuti. Ngayon, ako, Hanming, lalaban sa iyo sa nilalaman ng aking puso. Gayunpaman, sa pagtataka ni Xingju, si Hanming, na nahulog na sa isang walang pag-asa na sitwasyon, ay hindi nagpakita ng anumang takot. Sa halip, bigla siyang tumawa ng nakakaloko. Lumakas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban na parabang handa siyang lumaban. Buzz! Pagkatapos, isang kumpol ng itim na apoy ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan na parang isang bulkang sumasabog at agad na pumasok sa kanyang katawan. Sa isang kisap lang ng mata, tumaas ng husto ang aura ni Hanming. Bagamat hindi siya umabot sa puntong makapasok sa susunod na antas, mas malakas pa rin siya kaysa sa mga taong nagninangas na itim. Swoosh swoosh swoosh! Kasabay nito, ang katawan ni Hanming ay nagsimulang maging ilusyon. Hindi mabilang na ilusyon na mga figure ang bumaril sa lahat ng direksyon tulad ng isang malakas na ulan. Sa huli, naging daan-daang Hanming sila at hinarap ang daang nagninangas na tao. Ha, muntik ko nang makalimutan. My Soul Doppelganger was created by Senior Hanming. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Xingju. Alam niya na sa lakas ni Hanming, hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa nag-aalab na mga taong ito na umatake lamang sa isang tao. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsaya, muling bumalatay sa kanyang mukha ang hindi maipaliwanag na takot. Puff 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 puff! Nang walang anumang babala, ang Soul Doppelganger na kakaporma lang ni Hanming ay nagsimulang sumabog sa hangin na parang mga paputok. Ah! Kasabay nito, nagpakawala si Hanming ng isang malungkot na sigaw. Pagtingin, makikita ng isa na lumiliit ang espasyo sa paligid ni Hanming. Ang malakas na special energy ay talagang bumabalot sa katawan ni Hanming. Pahigpit ng pahigpit. Kung magpapatuloy ito, tiyak na madudurog si Hanming ng kalawakan. Tumigil ka. Nang makitang ang sakit sa mukha ni Hanming ay nagiging mas mabangis, si Xingju ay sumigaw ng histeryoso patungo sa madilim na bitek. Ang ikinagulat niya ay pagkatapos niyang sumigaw, ang special energy na nagpaliit kay Hanming sa isang bola ay talagang tumigil sa pagurong. Brat, nabuksan mo ba itong pinto? Sa sandaling ito, isang boses na parang multo ang umalangaw mula sa lamat. Swish!
Nang umalangaw ang boses na iyon, daan-daang nakabaluti na naglalagablab na lalaki ang aktwal na nakaluhod sa hangin. Tulad ng mga sinanay na sundalo na sumasaludo sa kanilang pinuno, binati nila ang misteryosong pag-iral sa likod ng tarangkahan. Nang makakita ng ganoong eksena, lalo pang kinabahan si Xing Jishang. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na malapit na itong lumabas sa lalamunan niya. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi na kinikilala ang Soul Eater Race bilang kanilang Panginoon. Kung hindi, hindi sila magsasalita ng ganoon kabastos o umatake kay Hanming. At ngayon, nang malaman ni Xing Ju na tila may naging Panginoon nila, lalo pang nabalisa si Xing Ju. Ang pamana na naiwan ng mga ninuno ng Spirit Eater Race ay inookupahan na ng iba. Walang matutuwa dito. Katumbas ito ng ari-arian ng pamilya na naiwan ng kanilang mga ninuno na kinuha ng isang tagalabas na walang naiwan sa kanila. Gayunpaman, kapag ang ari-arian ng pamilyang iyon ay nagbanta sa kanyang buhay, hindi na siya magkakaroon ng oras upang maging malungkot. Ang tanging nagawa niya ay takot at pagkabalisa. Tap, tap, tap. Bawat mabigat na hakbang ay kasing lakas ng isang meteorite na lumapag sa lupa. Kahit na ang kalawakan ay nanginag, dahilan upang ang mahinang si Xing Ju ay umindayog pakaliwa at kanan sa hangin. Galing ito sa madilim na bitak, palapit ng palapit, palakas ng palakas. Sa wakas, isang malaking anino ang lumutang at tumayo sa harap ni na Xing Ju at Hanming. Ito ay isang higanteng 30 metro ang taas na nakasuot ng mabigat na baluti, na nagpapakita lamang ng isang pares ng mga puting mata. May dala itong malaking martilyo sa balikat. Nag-radiated ito ng kapangyarihang mas malaki kaysa sa Soul Eater Shira. Ito ay malinaw na isang sandata na nalampasan ng isang mataas na grado na honorable weapon. Gayunpaman, ang sandata na iyon ay tila napakaliit kumpara sa malaking armored giant. Iyon ay dahil ang malaking armored giant ay sadyang napakalakas. Nakatayo siya roon nang hindi nagsasalita o gumagawa ng ingay, ngunit kaya niyang takutin ang lahat, na parabang siya ang pinuno ng lugar na ito. Ang mga Azura Battle General na iyon ay parang mga langgam na hindi nararapat na banggitin noon, at maaari lamang silang yumukaw sa harap nito. Ito ay malinaw na nagpakita kung gaano kakilakilabot ang lahat ito. Bukod dito, mayroon ding sinaunang salita na nakasulat sa dibdib ng kanyang mabigat na baluti. General, powerhouses, totoong powerhouses. Mga powerhouse na nakikita lang ni Xing Ju ngunit hindi nahahawakan. Ang mga powerhouse na magkaiba ang mundo ang pinakamalakas na kaisipan sa isipan ni Xing Ju. Brat, may itatanong ako sa'yo. Isang dumadagandong na boses ang muling umalangaw mula sa mabibigat na baluti. Tama, ako ang nagbukas ng pintong ito. Wala itong kinalaman sa akin, senior. Pabayaan mo na siya. Bagamat alam ni Xing Ju na isang malaking sakuna ang sasapit sa kanya, ang kanyang determinadong mukha ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atras. Sa halip, napuno ito ng katigasan ng ulo na tumangging aminin ang pagkatalo at iyuko ang kanyang ulo. Gayunpaman, sa pagtataka ni Xing Ju, hindi nagsalita ang tao matapos marinig ang tugon ni Xing Ju. Gayunpaman, malinaw na nararamdaman ni Xing Ju ang pares ng guwang at matutulis na puting mata sa loob ng mabigat na baluti na tumatama sa katawan ni Xing Ju. Nang makita nito ang Soul Devouring Order sa kamay ni Xing Ju, malinaw na nagiba-iba ang emosyon nito, at huminto ito sandali bago inilipat ang tingin. Swoosh! Biglang ikan-away ng makapangyarihang buhay ang makapal na kamay nito, at si Hanming, tulad ng mahinang panakot, ay lumapag sa tabi ni Xing Ju sa kalahating bilog. Sa kabutihang palad, ang Special Force na gumagapos kay Xing Ju ay nabawi, kaya si Hanming ay nakatayo sa tabi ni Xing Ju na hindi nasaktan. Tinitigan niya ang makapangyarihang pag-iral na may mukha na puno ng matagal na takot. Gayunpaman, hindi siya maaaring sisihin para dito. Pagkatapos ng lahat, si Hanming ay isang Azure General. Ang nasabing powerhouse ay makakatanggap ng preferential treatment kahit na sa pinakamalakas na lahi sa Holy Region. Sa ilang malalayong sulok ng banal na rehiyon, isa siya sa mga nangungunang powerhouse at maaaring tawaging peak existence. Sa makatuwid, ang lakas na ito ay nagbigay kay Hanming ng sapat na kapital upang ipagmalaki. Gayunpaman, nang makatagpo ni Hanming ang makapangyarihang pag-iral sa harap niya, nang hindi na siya makalaban, hindi na dapat banggitin ang kanyang pagmamataas. Matapos palayain si Hanming, wala nang sinabi ang pag-iral. Sa halip, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad sa pintuan na may mabibigat na hakbang. Pagkaalis ng taong iyon, hindi man lang lumingon ang daan-daang nakabaluti at nagliliyab na mga lalaki. Dali-dali silang bumangon at pumasok sa pinto ng maayos. Boom! Sa sandaling ito, muling bamaling ang mabigat na pinto, ngunit sa pagkakataong ito, nagsimula itong magsara. Sa pagtingin sa dahan-daang pagsasara ng pinto, ang mga mukha ni na Xing Ju at Hanming ay puno ng ayaw. May gusto talaga silang itanong, pero pagkatapos ng ilang deliberasyon, hindi na sila nagsalita. Ito ay dahil sa kanilang kasalukuyang lakas, ito ay isang himala na maaari silang mabuhay sa harap ng isang napakalakas na pag-iral. Wala silang dahilan para guluhin sila. Ha-ha-ha! Nang magsara ang pinto, nagpalitan ng tingin sina Xing Ju at Hanming, pagkatapos ay mapait na umiti ang dalawa. Pumunta silang dalawa dito para sa kayamanan ng Spirit Eater Clan. Nakita na nila ang kayamanan, ngunit ayaw nitong kilalanin ang may-ari nito. Ang resultang ito ay higit pa sa kanilang inaasahan.
Pagkaraan ng ilang sandali ng mapait na ngiti, sinabi ni Han Ming ang ilang mga salita ng pampatabay loob kay Xingju, habang si Xingju ay nagpahayag ng walang pakialam. Nang makitang maayos si Xingju, naghanda si Han Ming na umalis kasama si Xingju. Brat, bumalik ka kapag mayroon kang sapat na lakas. Hanggat maaari kang makapasa sa aming pagsubok, ang milyon-milyong Soul Soldiers at libu-libong Soul Generals dito ay tatawagan kang hat. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Xingju, isang dumadagandong na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Xingju. Matapos umalangaw-ngaw ang boses, ang katawan ni Xingju ay hindi maiwasang manginig ng husto. Mabilis niyang inikat ang ulo at muling tumingin sa malawak na pinto. Gayunpaman, matagal nang nakasara ang pinto at walang bakas ng sinuman. Naroon lamang ang malawak na diagram ng kalawakan. Xingju, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Han Ming nang makita niya ang pagbabago sa katawan ni Xingju. Oh, ayos lang ako. Senior Han Ming, umalis na tayo sa lugar na ito. Nang makitang tila hindi natanggap ni Han Ming ang mensahe, ngumiti si Xingju at umiling. Hindi niya sinabi kay Han Ming na natanggap niya ang mensahe mula sa mahiwagang pag-irot. Millions of Soul Soldiers at thousands of Soul Generals. Mukhang nag-iwan talaga ang ninuno ng isang malaking kayamanan para sa akin. Nang tumalikod si Xingju para umalis muli, bahagyang kumunat ang gilid ng kanyang labi. Sa sandaling ito, ang kabiguan at hindi pagpayag sa kanyang puso ay matagal nang natangay. Ito ay dahil alam niya na ang mga tinatawag na Soul Soldiers at Soul Generals ay hindi totoong mga hukom. Hindi lang nila nakilala ang kanilang lakas. Hanggat mayroon silang sapat na lakas, magiging tapat pa rin sila sa Spirit Eater Clan. Kung ano ang Soul Soldiers at Soul Generals, alam na ni Xingju sa kanyang puso. Nakita niya ang Soul Soldiers ng Azura Warrior level at Soul Generals na mas mataas sa Azura Warrior level. Matapos malaman na mayroong milyon-milyong Soul Soldiers at libu-libong Soul Generals, mahirap para kay Xingju na hindi maging excited. Iyon ay dahil alam niya kung ano ang kinakatawan ng gayong lakas ng labanan. Kahit na sa malawak na Sacred Region, tiyak na walang kahit isang puwersa na maglalakas loob na tingnan ng gayong lakas. Sa pagbabalik, nakasalubong muli ni na Xingju at Han Ming ang kakaibang nilalang. Gayunpaman, hindi masyadong nagulat si Xingju. Ito ay dahil matagal na niyang naramdaman na walang buhay ang kakaibang nilalang. Ito ay purong kasangkapan para sa pagpatay. Para itong pinanganak sa black hole. Hanggat hindi nawasak ang black hole, walang katapusan ito. Pagkatapos bumalik sa Fallen Goose Valley, nalaman ni Dugo Changi ang tungkol sa nangyari. Natatakot din siya para kina Xingju at Han Ming. Gayunpaman, marahil dahil natatakot sila na madismaya si Xingju, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkabigo sina Dugo Changi at Han Ming. Sa halip, same time nilang inaliw si Xingju. Pagkatapos noon, binalak nilang umalis sa Soul Source World. Para kay Xingju, pinag-iisipan niya kung dadalhin ba si Han Ming sa walang hanggang institusyon, ang Reincarnation Hell. Gayunpaman, sa huli, nagpasya siyang ilihim ito. Matapos makita ang nakakatakot na lakas ng Soul Soldiers at Soul Generals sa Black Hole, alam ni Xingju na napakaraming hindi maarok na mga bagay sa mundong ito. Bagamat gusto niyang makuha ang Hellfire at ang Soul Soldiers at Soul Generals, nagpasya pa rin siyang umasa sa sarili niyang lakas para magawa ang lahat.